Mga PDL gumagawa ng pandesal bilang kabuhayan habang nasa loob ng provincial jail sa Bantay, Ilocos Sur. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Kung hindi kanin ang umagahan, tinapay ang almusal ni Juan. Ito ang staple bread ng mga Pinoy, ang pandesal. Ang paboritong pandesal, hanap buhay na ngayon ng mga person deprived of liberty sa provincial jail ng Ilocos Sur. Nagsimula ito nang maging miyembro at manalo sa isang US-based non-profit organization ang 21 PDL. Karoon po sila ng 150,000 pera. So tinanong ko po sila kung anong gusto nilang gawin, kung ano po yung livelihood na gusto nila. At napagkasunduan po nila na yung baking. Alas 4 ng madaling araw nagsisimula ang kanilang araw sa pagluluto ng pandesal. Bilang nagsisimula, kumikita sila ng 1,000 piso sa 200 pirasong pandesal kada araw na sold out agad sa mga kapwa PDL pa lang. Pag nakabenta po sila, sa kanila po yung 50%, yung 50% po, yun din po yung binibili natin para sa mga ingredients. Isa sa mga baker si Alias B-Boy. Sakaling makalaya sa kulungan, nais raw nito magtayo ng sariling bake shop. Yes po, malaking tulong po kasi nagkaroon din po ako ng knowledge dito about baking and yung income po para sa sarili po, ma'am. Para hindi na po mamroblema yung pamilya ko sa labas. Sa ngayon, hangad ng provincial jail na mapalawak pa ang marketing ng produkto upang matulungan ang ibang PDLs. Isang malaking eskwelahan na ang target nilang masuplayan araw-araw ng pandesal at malinamnam na ube cheese pandesal. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon.